Jesucristo'y nabuhay na langit sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumain rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Webes, sa ikatlong linggo ng ating pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay ng Panginoon. At kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway maging lalong masigasig sa pagdiriwang ngayon sa iyong pag-ibig, sapagkat sa panahong ito ng pagkabuhay, higit naming nalalaman na ang mga hinango mo sa dilim ng kasalanan ay katibayan ng iyong pagkamaasahan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, si Felipe ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta ka agad sa timog sa daang patungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang. Kaya't naparoon si Felipe. Sa darating naman ng isang Etioping yunuko, siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Candace o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karuahe, at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaías. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe
at narinig niyang binabasa ng yunuko ang aklat ni Propeta Isaías. Kaya tinanong niya ang yunuko, "Nauunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kong mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin?" Sagot nito, at si Felipe inanyayahan niyang sumakay sa karuwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit. Gayon din naman, hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaita ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng yunuko kay Felipe, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito'y isinalaysay ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. "May tubig dito," sabi ng yunuko. "Ako ba'y hindi pa maaaring binyagan?" Sinabi sa kanya ni Felipe, "Maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso." Sumagot siya, "Sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos." Pinatigil ng yunuko ang karuwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng yunuko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalayan na lamang ni Felipe na siya'y nasa Azoto. Mula noon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating ang Cesarea. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Ang lahat ng bansa'y magpuri sa Diyos, inyong iparinig papuring malugod. Iningatan niya kayong pawang buhay, di tayo bumagsak, di niya binayaan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos, at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Noong ako'y balisa, ako ay dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa kong purihin ng mga awitin. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Pagkain dulot ay buhay, si Jesus na pong mahal. Buhay natin siya kailanman. Alleluia! 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Gayunmay namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa Pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Marami pong beses na binabanggit sa mabuting balita ngayon, napakaiksi nito, pero 7 beses na binabanggit ang mga salitang nagbibigay buhay, bumubuhay, buhay na walang hanggan. Kaya magandang pagnilayan kung ano baga ang nagpapanatili sa ating buhay. At pwede nating sabihin ang mga pangunahin nating pangangailangan, pagkain, inumin, tirahan, edukasyon, pamilya, ito ang mga bumubuhay sa atin. Kapag ka po tayong mga Pilipino ay pinag-usapan ang pagkain, mahihilig ho tayo dito. Kahit anong pagtitipon, yan naman ay sa buhay o sa patay, laging may pagkain. Hindi dahil sa tayo matatakaw, pero kinaugalian na natin na mag-usap-usap, magkwentuhan, magpulong-pulong habang kumakain. At parang ang Panginoon, alam niya ang buhay ng mga tao. Kaya naman sinabi niya, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay." Ay kung ang pagkain ay isa sa mga pangunahin nating pangangailangan na nagpapanatili sa ating buhay, tila baga sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon, ako naman ay gawin mo ring pangunahin mong pangangailangan. Kaya naman, gayon na lamang sana ang ating pagtatangi at pagbibigay halaga sa banal na misa. Sa misa, sa komunyon, sa Eucharistia, dito natin tinatanggap si Jesus bilang pagkaing nagbibigay buhay. Kanina ho, noong bumabasa ang aming lektor, may isang grupo, grupo ng mga kababaihang medyo late dumating. Pero makikita mo, sila'y patakbo. Sila'y nagmamadali dahil gusto nilang humabol sa misa. Ganoon dapat ang ating pagbibigay halaga sa misa. Nakakalungkot yung maraming pumupunta sa mga simbahan para mamasya lamang habang hindi naman sumisimba kapag may misa. Ay ang ipinupunta natin sa mga simbahan, dapat ang misa, sapagkat doon natin tinatanggap si Kristo. Kung ang mga pagkain at pangunahin nating pangangailangan ay nagpapanatili sa ating malusog at walang sakit, ay ano pa kaya ang gagawin sa atin ni Kristo? Kung si Kristo'y tinatanggap natin, aba, ay di dapat po tayo malusog din ang Espiritu? Ay Father, paano gawin magiging malusog ang Espiritu? Ay di dapat tayo mabait? Ay kung tinatanggap natin si Kristo,
bilang pagkain nagbibigay buhay, pero masama pa rin ang ating ugali, abay magtanong ho tayo. Baka walang saysay si Kristo at walang ginagawa sa ating buhay. O baka hindi natin pinapahalagahan ang tinapay ng buhay na ating tinatanggap. Papikit-pikit ka pa sa pagkukomunyon, tapos galit ka rin naman mamaya pag uwi mo, edi kayo walang saysay. Sa kayo ay talagang dasal na dasal sa misa, tapos pag uwi ninyo, kaaway nyo pa rin ang inyong kapitbahay, edi kayo walang saysay. Dahil kung si Kristo ang pagkain nagbibigay buhay, edi dapat tayo pinalulusog niya sa Espiritu. At kapag malusog ang Espiritu, edi dapat unti-unti kang nabait. Unti-unti ka nagiging mapagpatawad, nagiging maunawain, mapagmahal. Mahirap po yun, Father. Ay, sadyahong mahirap. Dahil wala namang... Hindi naman pagkatapos ng misang ito'y tayo na ang pinakamababait. Walang ganoon. Pag-uwi nyo sa inyo mamaya, magmumura na naman kayo. Magtataray na naman kayo. Chichismis na naman kayo. Ay, anong mahalaga? Ay, di itong ginagawa natin ngayon. Yung sa kabila ng inyong kahinaan, ng ating kakulangan, nagpipili tayong maging mabuti at nagpipili tayong mapalusog ng pagkaing nagbibigay buhay. Sabi nga po ng Aral Batanggenyo, number 586, ito yung lokal na katesismo dito sa Batangas, si Jesus ang tunay na tinatanggap sa komunyon, sa banal na Eucharistia. At yun ay dapat nating patutuhanan sa ating buhay. Sayang ang ating pagpunta dito kung pagbalik sa atin, hindi tayo bumait ng kaunti. Sayang ang ating pagsimba at pagpunta sa mga simbahan kung hindi tayo makapagpatawad, kung hindi hahaba ang ating pasensya. Dahil yung mga pagkakataong iyon, ang patunay na gumagalaw si Jesus sa ating buhay bilang pagkaing nagpapalusog sa atin. Kaya naman, mamaya sa komunyon, kapag tinanggap natin si Jesus, ibulong po natin sa Kanya, Panginoon. Bigyan mo po ako ng isang mapagpakumbabang puso upang sa aking pagtanggap sa iyo, sa kabila ng aking kahinaan at kasalanan, patuloy mo akong palakasin. Patuloy mo akong bigyan ng buhay sa pamamagitan ng pagmamahal, ng pagpapatawad at pag-unawa sa aking kapwa. Sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa busno. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay.
Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan, ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa pinagpalam na pairito sa hala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Tapos mo ang pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Panginoon naming mahal, iligtas mo kami, tanan, ngayon at ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ang manamin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa kaming ipaitulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya
Huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi makaluluhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at mambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Laging namin na
dasal, maging mapalad sana tanggapin. Aming pangarap ko, sana'y bigyang lahat sa landas mo'y awin ang buhangin at loob. Ang ulap na nagsisipin ilin sa langit ko. Tunawin at gawing ulan lang sa buhay kong tingkan. Mula sa pagkakasadla, ako'y muling ipangon mo at umasa kang maglilingkod sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin po natin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kinakailangan na po nating ipagawa ang bubong ng ating extension para pa sa may magagandang loob na nagnanais maging kabahagi ng paggawaing ito, makipag-ugnayan kayo sa pamisahan at sa opisina para sa detalye ng inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, patuloy tayong pinag-iingat sa mga lumalabas na mga fake Facebook accounts. Ang iba po ay nagpe-play ng ating mga official video testimonies, ang iba naman ay nagpaparaffle upang makapagbenta ng mga di umano'y binasbasang mga langis at mga bagay. Hindi po iyan galing sa pambansang Dambana at kahit kailan, ang simbahan ay hindi maaring magbenta ng mga binasbasang bagay, kaya po tayong lahat ay pinag-iingat. Kaya hindi naman mahigpit nating ipinatutupad ang panawagang Clego, clean as you go.
Ito'y upang mapanatili ang kalinisan sa pambansang Dambana, kaya't ang ating mga basura ilagay sa tamang lalagyan. Gayon din ay ating ipinabibigay alam sa inyo na ang pambansang Dambana ay may malalaking free parking dito sa loob. Kaya po kailangan nyong makita ang ating main arch entrance upang makapasok kayo sa ating mga free parking nang sagay makatulong at maging maayos ang inyong pagbisita sa National Shrine. At sa darating pong May 25, birthday ni Padre Pio, tayo may isinasagawang car raffle program. Ito'y tulong natin sa mga scholars ni Santo Padre Pio. Sa halagang 500 pesos, kayo na maaring mabili mamaya, dyan po sa paligid ng simbahan, sa pamisahan meron din, maaari kayong manalo at magkakaroon ng pagkakataong makatulong sa ating mga scholars. Panoorin po natin ito. Inyo ang pansamantalang pagsasara ng ating main church. Tayo po ay naglilinis at nagsasaayos ang ilang bahagi nito, paghahanda para sa mga darating na pagdiriwang. At sa ngalan ni Father Oka, kami nagpapasalamat, naghumihingi ng tulong at nag-aanyayang makiisa kayo sa mga gawain sa National Shrine. Ang ating sunod na misa, mamayang alas 12 ng tanghali, inaasahan naming pananatilihin ninyo ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Isasagawa natin ang pagbabasbas sa mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais babasbasan, isipin ng mga taong nais niyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub, mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po tayong manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod sa Dambana at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa at sikaping mahalin ang pagkaing nagbibigay buhay. Salamat sa Diyos. Haleluya, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo nga, di hari at marunong.